glory to God kasi this church is ano eh, sa Lord talaga to na pinahiram lang sa atin, ano. Thankful, grateful ako and so blessed sa Panginoon dahil nga narating natin to, itong third year na to. Actually, maraming nangyari, ups and downs, malungkot, masaya, pero I give glory pa rin sa Lord dahil nga mas nakikita ko yung ganda, yung yaman, yung lawak ng biyaya niya sa atin. Dahil nga sa pagpasok ng panibagong taon, naniniwala ako by faith na mas marami pa tayong magagawa sa tulong-tulong na paglilingkod sa Panginoon at pagmamahal sa Kanya. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ang masasabi ko po dito sa verse pong ito ay dapat po na tayo mga lalaki, mahalin niya ang kanyang asawa. Bigyan niya po ng pansin, pagmamahal, pagmamalasakit sa asawa. Higit sa lahat, nagtutulungan silang dalawa hanggang sa hirap o anuman nga na pagsubok na binibigay ng Panginoon. Sa akin naman, yung mga kapwa ko, mga tatay, ini-encourage po kayo na tayong mga lalaki, mahalin natin ang asawa natin, pagmalasakitan, ipakita natin yung the best sa kanila, na hindi yung babaliwalain natin yung mga ano, respect ang number one po dyan talaga, respeto din natin sila, kung ano yung mga decision din nila. Parang sa ganun, maiwasan po yung pag-aaway-away ng isang mag-asawa. Tapos na nag-impact sa akin sa series is yung John chapter 8. Ito yung naturing babae na nangangaroon niya na dinala ng mga tao kay Jesus at gustong batuhin hanggang sa mamatay. Ang Panginoong Jesus, dapat natin imitate yung kanyang halimbawa na tayo huwag natin hatulan ang ating kapwa. Kung may nagkasala sa atin, huwag natin hatulan. Kumbagkos, patawarin po natin ng buong puso ang ating mga kapwa. Gaano man kasakit ang ginawa na nilang pagkakasala sa iyo, isipin natin yung pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang yung mamamayani sa ating mga puso upang yung mga taong nanakit sa ating buong puso po natin silang mapatawad. Ang ating, para magawa po natin ito, is dapat po natin yung Word of God, yun po ang dapat natin pag-aralan, na huwag natin dapat haligtaan yung pag-aaral po ng pagbabasa ng banal na salita, kasi yan po yung pundasyon natin upang matapagtagumpayan natin yung gawain ng kaaway sa ating buhay. Dapat po natin na yung Word of God ang maging panghawakan natin, sandigan natin sa buong buhay po natin, para mapatawad po natin yung mga tao na kapaligid sa atin. Ibigay po natin sila sa Diyos. Huwag po tayong tanim ng puot, ng galit, ng sama ng loob sa ating kapwa, sa ating kalooban. Tapos, mahalin po natin sila gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Yan po yung word of encouragement po sa lahat po ng mga kapatiran po natin. We stand secure upon the rock of Jesus Christ. Our firm foundation that can never be.
on behalf of my Kogok family, my spiritual family especially, my biological family, lahat kasama na po ang pamilya ko, lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa grasya niyang napakalawak. At itong pagsalubong natin ng pangatlong taon na to ng anniversary dito sa Church of God of Prophecy, San Mateo, I was so blessed. I was so talagang sobrang blessed at natutuwa po ako. Kaya on behalf, uulitin ko po, sa ng pamilya ko, biological and spiritual family, binabati ko po kayong lahat. Happy, happy, maligayang maligaya, malayang malaya, malawak na pag-ibig ng Diyos sa ating ikatatlong anibersaryo. Salamat po. God bless you. I love you all with the love of the Lord.